Salamat po tayo sa mga nag-send po ng super chats kanina and the stickers kina Sierra Delta sa $2.99. Kay hindi ko po mabasa, pasensya na po kayo ah. Sa 1,600 yen, maraming salamat po. Saka kay Leonardo B. Ancheta na $4.99, maraming salamat po sa inyo. Tingnan po natin yung chronology of events dito, mga tol. Nung panahon ng Duterte administration, talagang namayagpag po ang SMNI dahil alam naman po natin na ito po ay best friend ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napaka-untouchable po ng SMNI na pag-aari siyempre nito pong si Apollo Quiboloy. At nang matapos ang pamumuno nitong si Rodrigo Duterte, malakas pa rin ang presensya po nito, particular sa publiko. Dahil sinuportahan po nito ang ating Pangulo at ang ating ikalawang Pangulo. Subalit, nang sa mga unang araw pa lamang ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagiging critical na sila sa kasalukuyang administrasyon. Marami po kasi sa mga polisiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang binago po ng ating Pangulo dahil sa tingin niya ito po ay hindi na akma sa kasalukuyang panahon na tinututulan at hindi po sinasang-ayunan marahil nito pong si Pastor Apollo Quiboloy at bilang epekto yung programa po nila sa SMNI nagagamit ngayon para po tuligsain ang mga polisiya ng kasalukuyang gobyerno. At napakaraming pagkakataon na na-witness po natin yan. Sinasabi po nila na sinusuportahan po nila ang kasalukuyang gobyerno, pero taliwas po ito sa mga sinasabi nila, particular ng mga anchor po nila sa SMNI. Yung iba't ibang mga political analyst na kanilang mga bisita sa kanilang programa or host sa kanilang programa, lagi na lamang po ang pagtuligsa sa kasalukuyang gobyerno. At ang pinakamasaklap na katotohanan na nagbigay marahil ng karma para sa kanila dito po sa SMNI ay ang mga katagang sinambit, partikular ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka pinaka-latest po dyan yung mga sinambit naman itong si Ka Eric. Unahin natin si Rodrigo Duterte. Sometime in September and October, siya po ay nagpahayag ng pagkundina sa House of Representatives, especially kay Speaker Martin Romualdez. Binansagan niya pa si Speaker Martin Romualdez na nangangarap na maging Pangulo at sa isang sarkastikong panayam, sinabi niya na kanya po itong susuportahan at subukan daw po ng mga Pilipino at tingnan kung ano ang mangyari. Sarcastic statement po yon. Pero ang pinaka-worst na ginawa po ni Rodrigo Duterte, in general, kasi mayroong particular siyang ginawa sa isang individual, in general, ay ang manawagan po sa taong bayan na huwag pong magbayad ng buwis. Civil disobedience po ang gustong mangyari nitong si Rodrigo Duterte. Ito po ay sa paniniwala niya na ayon sa kanya, the most rotten institution in the country is the House of Representatives. Parang ang hirap tanggapin kasi mismo siya po doon ay nanggaling, naging pangulo, kung sa pananaw niya, most rotten institution ng House of Representatives, bakit wala po siyang ginawa sa kanyang pamumuno sa loob ng 6 na taon para ituwid ang tinatawag niyang rotten institution na House of Representatives. Ang punto pa, ikalawa dyan, ang kasalukuyang kongresista ng 1st District, kung hindi po ako nagkakamali, ng Davao Region, walang iba kung hindi ang kanyang panganay na anak na si Paulo Duterte. Tapos, yung individual naman na tinutukoy natin, pinagbantaan niya ito pong si Franz Castro. Kaya ngayon, talagang natatawag na ang atensyon po ng publiko at saka ng House of Representatives. Sinabayan pa po iyan ng kaliwat kanan na paninira ng mga didisit sa pangunguna po nung Alan Troy or si Sas Rugando Sasot. May patawag-tawag pa silang MOOE. Pero alam naman po natin na ang MOOE ay auditable at available lamang po ito sa website ng Commission on Audit. Pero ginagamit po nila ang kanilang presensya sa social media para sirain sa harapan po ng publiko
ang mga kongresista, in particular ang ating speaker na si Martin Romualdez. Ngunit lumabis ang paggamit po nila ng kalayaan sa pamamahayag. Noong mga nakaraang linggo, sinambit ng host po nila na si Ka Eric ang mga katagang ang speaker ay gumasta ng 1.8 billion pesos at kung isasama pa daw po ang entourage sa mga travel expenses nito ay sa mga travels po dito ay aabot po ito ng 2 bilyong piso. Yan po yung statement na ginawa po nitong si Ka Eric na talagang sumisira sa reputasyon ng House of Representatives, to be more specific, kay Speaker Martin Romualdez. Pero nalaman po natin, kinalaunan sa first hearing po ng Kongreso, na ang ginasta lamang po ng Speaker ay nasa 4.3 million pesos at sa kabauan po ng House of Representatives, meron po itong travel expenses na nasa mahigit 35 million pesos lamang. Napakalayo po nito doon po sa sinasabi ni Ka Eric na almost 2 billion pesos or 1.8 billion pesos plus entourage, more than 2 billion pesos. Dahil po dyan, puno na ang salop, kailangan na pong alamin kung ano ba talaga ang kadahilanan bakit po nagpapakalat ng fake news, paninira, ito pong SMNI. Nag-privilege speech po si Congressman J.J. Suarez para po ipanawagan sa mga kapwa niya kongresista na imbestigahan ang di umano'y paglabag sa prangkisa nito pong SMNI. At sa kauna-unahang pagkakataon, noong November 30, 2023, isinagawa po ang hearing at doon nakita po natin ang kaliwat kanang paglabag di umano ng SMNI sa kanilang prangkisa. At nalaman din po natin na ang pinaghuhugutan pala ng impormasyon nito pong si Ka Eric ay di umano'y matagal niya nang kakilala. Nung siya po ay aktibo pang miyembro ng CPP-NPA, eh kaugnay niya na po ito at nagbibigay na po ng impormasyon. Ngunit hindi po naging katanggap-tanggap sa harapan po ng publiko ang source na sinasabi ni Ka Eric. Dahil ayon po sa kanya, ito daw po ay empleyado ng gobyerno, empleyado ng Senado. Kaya hindi po katanggap-tanggap na merong empleyado ng Senado pinasasahod ng taong bayan at nakikipag-ugnayan po sa Communist Party of the Philippines and New People's Army. Naputol po ang hearing noong November 30, 2023 at nitong nakaraang linggo ipinagpatuloy po ang hearing at doon ipinagpilitan po nitong si Ka Eric na hindi niya dapat i-reveal ang pangalan ng kanyang source. Subalit nanindigan ng mga kongresista nang nakaayon po sa umiiral na alituntunin, partikular sa Kongreso at sa ating konstitusyon. Binigyan po ng due process itong si Ka Eric, ngunit ayaw niya po talagang sabihin at ipinagdiinan niya ang kanyang karapatan ayon sa konstitusyon at doon sa tinatawag na SOTO law. Pero alam naman po ng lahat at nakasaad po iyan sa batas na meron pong exceptions doon po sa ini-invoke nitong si Ka Eric. Kung ang isang impormasyon na nanggagaling sa isang source ay maaaring mag-endanger sa national security, that would be the exceptions doon po sa batas. At yun po ang ginamit ng mga kongresista para sikapin sanang paaminin itong si Ka Eric. Subalit hindi niya po ito tinugunan bagkos siya po ay nagpakita ng unruly behavior sa harapan po ng mga kongreso at nabastos talaga ang committee at mga kongresista to the extent na siya po ay nagsalita ng kangaroo court doon po sa harapan ng mga kongresista. At dahil po dyan, nag-motion for contempt ito pong si Congressman Johnny Pimentel na sinekond naman ng mga kongresista at na-contempt na nga po itong si Ka Eric at nakulo ngayon sa Kongreso na hanggang sa kasalukuyan ay nakapiit pa rin po dyan sa Kongreso. Kinalaunan, bago magtapos po ang hearing, napag-alaman ng mga kongresista na ang kanyang partner na si Lorraine Badoy ay nagsisinungaling. Hindi po siya nagsasabi ng tama. Makailang beses po siyang tinanong ng mga kongresista. Ibinigay ang pagkakataon na madinig ang kanyang panig o yung due process was properly afforded to her.
pero patuloy pong nagsinungaling. Ito pong si Lorraine Badoy. Kaya naman napilitan na din po ang mga kongresista na i-cite in contempt itong si Lorraine Badoy at dalawa na po sila ngayon na hanggang sa kasalukuyan nakakulong diyan po sa Kongreso. Lumipas ang mga araw at kahapon, ikatlong pagkakataon dininig ang di umano'y paglabag sa hearing ng Kongreso. Sa hearing na yan ng Kongreso, ang paglabag di umano ng SMNI, at kahapon napag-alaman natin na ang nagmamay-ari po talaga ng SMNI, yung ultimate beneficial owner, walang iba kung hindi si Pastor Apollo Quiboloy. Ito po ay napatunayan sa pagtatanong ng mga kongresista, in particular nito pong si Congresswoman Estela Kimbo ng Marikina City. At dahil po diyan, pinapatawag na po ngayon itong si Pastor Apollo Quiboloy kasi sa unang pag-imbita sa kanya, siya lamang ay nagpadala po ng letter. At yung letter po na yon ang naging dahilan para po malaman ng taong bayan, ng mga kongresista, na mali po yung sinabi ng mga kanyang abogado nung una na hindi po siya ang nagmamay-ari ng SMNI. Magkaiba po ang dokumentong isinumite ng SMNI sa Kongreso at saka sa Securities and Exchange Commission. Kaya nga meron pong katanungan si Congressman Gus Tambunting kahapon. Sabi niya, ano ang totoo? Yung isinumite ninyong papeles dito po sa Kongreso o sa SEC? Sumagot ang abogado na si Attorney Tolentino, yung sa SEC daw. Peki ba ang sinabmit niyo rito sa Kongreso? Hindi naman daw. Ang katwiran po ng kanilang abogado ay nagkamali lamang. Ngunit hindi po sumang-ayon dyan si Congressman Toby Tsiangco. Ayon po kay Congressman Toby Tsiangco, hindi maaaring nagkamali. Nagmanifest po siya na merong nagsinungaling doon po sa pagsusumite ng dokumento para po sa Kongreso at the same time yung ipinasa nila doon po sa Securities and Exchange Commission. At dahil po dyan, si Congressman Estela Kimbo ay nagpahayag ng pag-imbita dito po kay Pastor Apollo Quiboloy na sinang-ayunan po ng chairperson ng Committee on Legislative Franchise. Panoorin po ninyo. Ito po. Mr. Chair, can I just manifest something as well? Wait, ladies first. The Honorable Kimbo. Yan po ang ebidensya na itong si Apollo Quiboloy ay ipatatawag na po sa Kongreso at this time hindi na po siya pwedeng mangatwiran pa ng mga dahilan na yan na hindi po siya makakapunta. Tuloy po natin ang panonood dito. I move that we invite the Pastor Apollo Quiboloy. We will. Next year. We will re-invite. Yes. Okay, thank you. Yan. Ire-re-invite po nila si Pastor Apollo Quiboloy. At sa ating paniniwala, wala nang dahilan para po hindi dumalo itong si Pastor Apollo Quiboloy. Considering na sa unang pagkakataon siya po ay inimbitahan na at nagdahilan po siya, sa ikalawang pagkakataon kung magdadahilan siya, baka malamang sa malamang maikontempt din po siya ng Kongreso pag hindi pa po siya dumalo diyan po sa Kongreso. O para sa kalinawan ng lahat, ito pong pinag-uusapan natin una ay tungkol lamang po sa mga di umano'y paglabag ng SMNI sa kanilang prangkisa. Katulad po ng kung sino ang nagmamay-ari, ang pagpuprograma nila sa kanilang network na SMNI. Ngunit dito naman po sa panonoorin po nating video kung saan nag-privilege speech ito pong si Senator Risa Ontiveros, napakaseryoso po ng mga malalaman po natin dito. Bakit? Mga alegasyon ng krimen, sexual abuses na di umano'y ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy. By the way, before we forget, si Pastor Apollo Quiboloy ay wanted po sa Estados Unidos ng Federal Bureau of Investigation. Nasa kategorya po siya ng FBI Most Wanted para po sa mga krimen na conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash
smuggling. Yan po yung mga kasong kinakaharap nitong si Apollo Quiboloy diyan po sa Estados Unidos. Pero dito po sa privilege speech nito pong si Senator Risa Ontiveros, makikita po natin dito na halos similar yung mga accusations sa kanya sa Estados Unidos sa mga akusasyon naman ng mga di umano'y biktima niya dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ang privilege speech nito pong si Senator Risa Ontiveros. For this august chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated in an isolated community in Barangay Kapihan, Municipality of Socorro. Children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused, and other atrocities were visited upon hapless members by a person they believed to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senyor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice at patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na nagahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng leader na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Quiboloy. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong ipaalala sa lahat na lahat po ng kasamaan meron pong katapusan. Ang mga ginagawa po ng tao kapag ka ito po ay hindi mabuti para sa kanilang kapwa, meron po yung katapusan, hindi po yan mamamayagpag ng panghabang buhay. Tandaan po natin yan, mga tol. Kaya hinihimok natin ang bawat isa na gawin lamang po natin kung ano yung tama at dapat. Kasi katulad nung nangyari doon po sa Socorro Group, ngayon ang kanilang pinuno nakakulong at kumakaharap sa seryosong krimen. At hindi po natin alam kung ano ang mangyayari dito kay Apollo Quiboloy sa hinaharap. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Senator Risa Ontiveros. Maraming salamat sa mga nag-send po ng Super Chats. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call Pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Quiboloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Quiboloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw na umiikot sa ating lansangan, namamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam
may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadelihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. Mayroon din pong isa, menor de edad din, pagkatapos lang na makipag-date kasama ng isang babae na natural na ginagawa ng mga teenager, sinabihang iuuntog pa ulit-ulit ang ulo sa pader hanggang dumugo. Pagkatapos ay kinulong sa Bartolina. Yes, Mr. President, dati po itong miyembro na hindi na nasikmura ang pang-aabuso sa kanya at iba pang menor de edad. Hanggang ngayon, bakas pa sa katawan ng survivor ang mga marka ng pang-aabuso na yon. Nung umalis siya sa poder ni Kiboloy, nakabalik siya sa pag-aaral at ngayon ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang buhay daw niya, bit-bit ang alaala ng panahong iyon. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isa lang itong isyung ito sa ating kamara. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Kiboloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina na mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Kiboloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kiboloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear and hope that they find their voice and their power. Salamat po. Nadinig po natin ang privilege speech nito pong si Senator Risa Ontiveros. Wala siyang kakaharaping kaso sa kanyang ginagawa dyan kasi pribilehiyo po iyan at merong parliamentary immunity ang sinumang miyembro ng Kongreso during privilege speech. Pero tandaan din po natin na ang mga binanggit niya pong karumal-dumal na mga krimen ay akusasyon ng mga di umano'y biktima. At syempre, kung sino po ang nag-aakusa, sila po ang magpapatunay. Basic naman po yan, dapat po nating malaman. At sa katandaan din po natin, hindi po nandiyan ang Kongreso para humusga. Sila po ay nandiyan mag-imbestiga in aid of legislation. Nang sa ganon, yung mga di umano'y mga pangyayari na ito na karumal-dumal na krimen, hindi na po mangyari sa hinaharap. Ngunit, kung may mga mapapatunayan na mga bagay-bagay sa di umano'y pangyayaring krimen, maaari pong gamitin ang mga testimonya na ibibigay ng kung sino man sa kanilang ginagawang hearing in aid of legislation sa korte bilang ebidensya. Wala po iyang pinagkaiba doon po sa leader ng kulto doon po sa may Surigao kung saan sa kasalukuyan yung mga ebidensyang nakalap sa harapan po ng Senado, mga testimonya, ebidensya at iba pa, ginamit po iyon para po masampahan ng kaso ang leader at mga miyembro po kasama na rin yung iba pang mga opisyales, yung tinatawag po nilang Aguila, Senior Aguila. Yun po ay nasampahan ng kaso at iba pa. At sa
Senado mismo inaresto matapos pong labasan ng warrant of arrest ng korte. Ang tanong na lamang sa atin ngayon, yun ba ay mangyayari kay Pastor Apollo Quiboloy? Ang aking opinion po dyan, this is my personal opinion, kung sakali man na mangyari yon, eh baka napakatagal pa. Kasi alam po natin na sa ating bansa, meron pong due process. At bahagi po ng due process ang pagkakataon na madinig ang kanyang panig. At sa yaman nito pong si Pastor Apollo Quiboloy, maaaring kaya po nitong mag-hire ng mga malupit na abogado, kahit abutin pa po ng 1,000 ang bilang nila, eh kayang-kaya pong bayaran yan ni Apollo Quiboloy. Ibig sabihin, sa madaling salita mga tol, tatagal ang proseso. At kung mangyayari man na siya po ay masampahan ng kaso, nakatitiyak tayo na baka tapos na ang administrasyon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi pa natatapos ang kaso nitong si Apollo Quiboloy kung yun nga ang mangyayari. Ngunit, isa sa pinakamahalaga yung kinakaharap niya pong kaso sa Estados Unidos. Dahil alam po natin na sa Estados Unidos, napakabilis po ng proseso ng mga paglilitis kapag ka meron pong kinakaharap na kaso ang isang individual sa kanilang korte. Yan ang babantayan natin. Pero si Pastor Apollo Quiboloy nasa Pilipinas, nasa Estados Unidos ang kaso, eh ano ang maaaring magawa ng ating bansa para mapanagot ng Estados Unidos itong si Apollo Quiboloy, yung extradition treaty. Mag-ooperate po iyan kung sakaling hihilingin po ng Estados Unidos na itong si Apollo Quiboloy ay madala sa kanilang jurisdiction. O, yan po yung mga possibilities. Pero sa ngayon, let us wait kung ano po ang mangyayari dito po sa una, pagpapatawag sa kanya sa susunod na hearing ng Committee on Legislative Franchise na chaired nitong si Congressman Gus Tambunting. At ikalawa, ito pong napanood natin na video na pamumunuan naman po sa committee ni Senator Reza Ontiveros. Very interesting po ito kasi talagang yung dalawa po na yan, ang SMNI at ang mga tao po dyan at saka itong grupo po ni na Senator Reza Ontiveros, matagal na po yung nagbabanggaan sa harapan po ng publiko at tingnan natin kung kaninong panahon ngayon ang mananaig. Anyway, si Congressman or Senator Reza Ontiveros nasa tamang posisyon. Siya po ay senador. Ito namang sina Pastor Apollo Quiboloy, kung talagang nasa tama po ang kanilang posisyon, wala din po silang dapat ikatakot. Kasi ang SMNI, tandaan po natin, is a juridical entity. It is clothed with legal personality and protected by law. Ngunit kung merong paglabag, maaaring mabawi po yan. At syempre, ito namang si Apollo Quiboloy, a natural person, eh kung meron po siyang nagawang pagkakamali at napatunayan na ito po ay totoo, eh dapat managot po si Apollo Quiboloy. Maraming salamat sa inyo mga tol. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo sa mga nag-send po ng super chats kanina and the stickers kina Sierra Delta sa $2.99. Kay hindi ko po mabasa eh. Pasensya na po kayo ah. Sa 1,600 yen. Maraming salamat po. Saka kay Leonardo B. Ancheta na $4.99. Maraming salamat po sa inyo.